Korupsyon at panunuhol, ilan lang po yan sa mga di mawala-walang problema sa ating bansa. Ang pagbabago dapat magmula sa bawat Pilipino, kaya may isang motoristang handang gawin yan ngayong 2013. Tunghayan ang panata niya sa report na ito. Paniniwala noon ni Carlos di niya tunay na pangalan, walang hindi nadadaan sa kwarta. Lalo pagdating sa kalsada. Sa mahigit 10 taon niya kasing pagmamaneho, bawat violation natumbasa na yata niya ng pera. Pag inilisensya ko, binibigay ko, pinapakita ko. Tapos tinitingnan naman nila. Sabay i-edita ko na kung ako pwedeng pag-usapan to. Ganun. Bakit daw siya magtsatsagang magtubos ng lisensya kung sa konting halaga, agad siyang makakalarga? Nasa line ako ng mga pa-left turn, pero pa-diretso ako. Sakto sa stoplight, inaabot ako. Naka-green pa yung left signal light. Nareglo ko, binigyan kong 20. Gawain niya raw ito pati sa ibang opisina. Kaya pati pagre-renew ng lisensya, under the table din. The last time I renewed my license, yun, nakipag-deal ako sa features. Para mapabilis yung sistema. Sa panunuhol at paglalagay, maraming katulad si Carlos. Lalo't sa gobyerno, may ilan pa rin kasabwat sa panluloko. Kadalasan ako bumibigay. Kasi alam nila na ayoko rin namang maistorbo. Sila rin maistorbo. Paano nga ba tutuwid ang daan kung ang mga simpleng bagay tulad ng paglabag sa batas trapiko na dadaan sa lagay at usapan? Ang Pilipinas tuloy nananatili pa rin tiwali sa paningin ng marami. Kaya naman si Carlos, sisimula na raw baybayin ang tamang daan. I'm trying to be a more defensive driver para makapag-obey sa mga traffic rules and regulations. Panata ako na hindi na ako maglalagay at manunuhol sa mga tao sa gobyerno. Siya si Carlos. At ito ang kanyang panata.